sa nagtatanong, shout out at salamat sa kanyang komento. Sa mababang video na ito, saisay ko muna sandali yung mga karanasan kong nangyari. Sa panahon last 2013, yun na sana yung pinakaunang hits ko sa pagte-treasure hunting. Kaso lang, nauna yung nawala yung dinadala ng misis ko. Kaya yung na-hits ko na sana na mga halos 5 sakong halong ginto dun sa lupa ay naging abo lahat. At dun yun ang sa oras at panahon na yun, at taon na nakuha ko yung pinakamalaking regalo Panginoon sa akin. Ito yung kalaman na nalaman niyo sa akin ngayon. Sa isang taon kalahati na pagtutuon ko ng pansin sa pagbasa, sa paglikod, sa mga marka, gawa ng mga sundalong Hapon. Panahon ng 2014, ay buntis yung misis ko noon sa ngatlo sana kong anak, nakunan yung ikalawa, kaya ayun, naging ano yung misis ko sa last 2014. Sa Claveria Bukid noon, pumunta ako sa lugar na yan at may nakilala akong manggagamot na hinayra ko sa pagdidigging doon sa kanyang area. Scanner ang gamit doon, pero halos umabot kami ng 3 buwan, wala kaming nakuha. Sinabi 6 boxes sa loob ng 18 feet, pero wala kaming nakita kundi bato lang doon sa ilalim. Scanner yung gamit namin doon, mga boss, at locator, at saka yung turtle na locator. Ngayon, sa panahon na yun, hindi na ako bumalik dahil namulit ako sa kagamitan. Wala talagang naaani. Kaya yun na time na yun, yun pinakalas na nakasama ko sa mga ganun na kagamitan, mga gadget. Na mga ilang buwan din, ganun lang din na area, pero ibang barangay at sityo yung napasukan ko nun sa lugar ng Claveria. At pinabasa ako sa lugar na yun, hire ako. Ba't ako hinire nila? Dahil inindorso ako ng kaibigan ko doon na ako daw yung magbasa sa area nila. Kung tutusin, yung nag-hire sa akin noon ay di basta-basta. Di malaking grupo din yung nag-hire sa akin. May mapa nga sila nabili nila galing sa Japan. Pero dahil hindi sila kumbensido at hindi nila alam kung paano i-translate yung mapa nila, inindorso ako ng kakilala ko doon na ako daw si may pabasa doon sa lugar at area nila. Ngayon, direct tayo. Sa mga binasa ko doon ay halos din umabot mismo ng mahigit 1 buwan yung trabaho nila. Sa paghuhukay is 23 days lang na trabaho nila, manpower. Pero hindi nila na abot yung sinabi ko. Mababaw lang yun, 6 metro. Pero sa 6 metro, hindi nila mabuksan-buksan dahil napakakapal yung mga bato na tinakip sa kanya. Kaya naisipan ng financier na si Bambi Imano pa ang nanalo doon ng pagka-gobernor dito sa Misor. Ngayon sa panahon na yun, pumasok yung equipment bako. So 2 araw ng trabaho at saka 2 gabi na sakto yung trabaho, alas 10 papuntang hanggang sa alauna ng madaling araw. Ngayon mga boss, ang sabi ng yung contact ko, yung kakilala ko na naging truso sa akin, nakuha daw yung 6 na drums. At tanaw na tanaw niya sa lalim kalalayman ng gabi, tanaw na tanaw niya na nakuha daw yung malaking 6 na drum. Kasi laki lang daw ng yung kalburo, na alam natin na kalburo drum size yung kalaki. Tatlong naka pick up ang nag-score doon sa 3 panel. So 1 panel, 2 drum ang pinasok. Ngayon, ilang linggo mga boss, tumawag yung ano sa akin, yung kontak ko, kasi nakahiram siya na cellphone. Sabi niya, why, tumawag ba daw yung financier sa akin, kasi mayroon lang ako 6 drums, baka daw binigyan ako ng share.
sinabi ko hindi tumawag sa akin. Pero nang nalaman ko yan, agad ko tinawagan yung nag-hire sa akin. Ibali, right hand yun ang financier. Totoo lang, hindi ko talaga nakita yung financier. Yun lang yung mga katiwala nila yung nakita ko. Sinabi ko, sir, kumusta? Ano ba yung balita? Hindi sumagot ng financier yung katiwala ng financier sa akin na may nakuha sila. Kundi yung sinabi lang, bigyan ako ng ganun kalaking pira na panggastos ko lang daw. Pero ang tama palang binigay nun sa akin, imbis na 150,000 yung binigay sa akin panggastos ko, i-30,000 lang yung binigay. Sa 30,000 na binigay na yun, naraman ko mga ilang buwan din kasi na nakausap ko yung isa sa membro nila. Yun lang pala yung ibinigay sa akin. At pagkatapos nun, balik tayo sa pagkakuha. Sinabi ng katiwala, sabi ng financier nila na i-open account ako, pero hanggang sa ngayon hindi natuloy yung sinabing open account. Sinabi ko, ano yung 30,000 sir, bakit may ibigay sa akin, may nakuha na ba? Wala rin sagot. Sabi ng katiwala, sabi niya sa akin, sabi ni Bosing, gusto lang niya basahin mo yung kabilang lugar, yung sinasabi mong armory at saka yung old cemetery. Pero hindi na ako bumalik doon dahil hindi nila sinabi sa akin na may nakuha pala. At sinang alibay lang nila sinabi is panggastos ko lang daw yung 30,000. Ngayon mga boss, yung 30,000 na yun ay ginamit ko din panggastos. Pero nagantay ako mga ilang buwan at taon na baka bigyan ako ng sharing sa sinasabing open account kasi 6 na drama yung nakuha. At alam na alam yung mga espalto lang yung pagbungkal doon sa isang drum. Talbog yung mga espalto at talagang napakabigat. At hindi mabuhat ng isang drum na yon sa isang tao, dalawang tao, tatlong tao, kundi bako yung nagbuhat doon gamit yung kable papasok doon sa panel. Nakakadismaya doon yung nangyari. Pero antay lang din ako nang antay. Pero sa mga ilang buwan na yon, palagi na akong nagbabasa dito sa area namin para malaman kung mayroon bang giveaway talaga dito. Kasi lahat ng mga basa ko sa panahon na yon, in 2014, giveaway yung hinahanap ko. Sa 28 giveaway, isa lang yung na-encounter ko. At ang iba noon ay nakuha na. Pero sa totoo, halos 4 na po yung giveaway na nabasa natin. Sa ngayon, nakuha na talaga ng iba. Mayroon akong na-hit sa panahon na yon. Brass bronze na may halong alkitran na binalutan siya ng alkitran, yung parte ng brass bronze na yung nakabalot na alkitran na yun ay yun ang tunay na ginto. So halos din umabot ng 180,000 din yung binta ng ginto na yun, pero inalok ko siya, sinama ko yung nakuha ko doon sa kakilala ko na nagmamining dito sa ilog. Inano ko rin pagbinta. So, ang nasa akin ay na 142,000 yung nasa akin na hawa ko. So, binigay ko lang yung mga mahigit 40,000 dun sa kasama ko. Pasalamat lang. Kibalik para hindi naging delikado yung pagbinta ko dun. So, yung naibinta ko na yun, yun ang ginawa kong pundar. Kasi ilang taon na rin pag alis ko ng Morisco last 2013. Ay hindi na ako nagtatrabaho hanggang dumating sa na-hits ko yung last 2014. Dahil sa malaking chance na na-hits natin sa panahon na yun mga boss, ay opportunity na i-hire tayo doon sa trabaho sa kabilang ibang bansa sa Amerika. Ang lahat na yun ay hindi ko tinanggap. Sa ako is napakasimple at normal lang na tao. Hindi na ako nag-iisip kung ano pa yung mga pangangailangan kagaya ng mga sasakyan kasi mayroon naman akong motor, may masanay na ako makontento. Ang para sa akin lang, makakain lang yung pamilya ko, sapat na. Makapundar lang kaunting gagamitan, sapat na. Ngayon mga boss, darating ng last 2015, dito sa amin bawal yung disco. Ang ginawa ko noon, bawal yung disco, pinapirma ko lahat ng mga tao dito sa amin para mabalik lang yung disco. Halos 2 buwan, ako yung nagpa-didis ko dito sa amin, 2 buwan, mahigit. Sabado at Linggo yon ang pagpa-didis ko na walang bayad. Para malaki din yung bayad din yun kung
tutusin. Kasi yung ibang pera na yun, eh, ginamit natin sa pangnegosyo. Medyo rin nakakati-akati yung pera. Hanggang sa last 2016, ganun na din wala tayong trabaho. Kaya yung pera na gamit natin doon sa pagkabinta ng nakuha natin, accounting giveaway, ay yun ang ginamit natin para pangnegosyo at nakapundar tayo ng konti. Ayun, last 2017, nakabili tayo ng motor, yung endurance na motor. Mababang kantidad lang yun, halos 35,000 na yung motor na yun. Pero nakabili tayo kasi pumasok tayo sa pagmumotor ng moto trail, yung mga kahiligan natin na yun. Sa last 2017, nakahit din ako last ng isang giveaway din nasa loob ng bato. Maliit lang. Halos ang naibinta na yun is halos 40,000 ang naibinta. Maliit lang talaga. Kaya sa mga nagsasabi na kung ang backup po ay wala at saka fake siya, walang katuturan, ay hindi natatawag na fake yun dahil siya yung nakabigay guys sa amin. Kaya nabuhay ko yung mga pamilya ko ngayon dahil sa mga boss. At sa last na 2017, pinaniyahan nila akong bumalik dun sa trabaho sa Moresco, puno dito sa amin. So 17, 18, 19, halos tatlong taon din ako magtatrabaho, pero at least nakapunta rin ng kaunting panegosyo. Kaya pinasok natin yung negosyo na wifi window internet. Yun, magkakapital din kami ng ano yung mga nagbibinta at gumawa ko ng shop dito sa amin. Kaya ganun yung nangyari hanggang ngayon is hindi rin tayo natatrabaho at hindi tayo umaasa sa mga nagpaparingap sa atin kung ilan yung mga binibigay sa atin talent fee. Kasi kung may talent fee man yun, hindi naaabot ng ilang linggo yun, maubos na. Kundi mga isang araw, dalawang araw, maubos na din dahil sa share. Sinishare natin yung mga talent fee natin na binibigay sa atin doon sa mga kasama natin. Kaya sa mga nagtatanong, isa lang tayong pinakasimpleng tao mga boss. Hindi tayo nag-asam ng mga magagarang sasakyan po o ano pa yan. Importante, busog natin yung pamilya natin, may savings tayo na kahit na kaunting pira, hanggang sa ma-hits natin yung mga tama at sakto. Kaya kung isipin din natin ma-underestimate yung trabaho ng hapon, dahil kung nalaman natin sa pag-analyze ng mga stone sign marker, masunod yung puzzle at pattern nila, hindi natin ma-underestimate yung pagbaon nila. Yun ang sabi ni yung nag-guide sa atin, si Dr. Ana Estubar. Babae yung pangalan niya, pero nakapangalan sa kanyang Ana, pero sa totoo is lalaki siya. Yan yung sinishare ko sa inyo mga boss, para po sa mga hindi pa nakakalam talaga at nagbabasa sa akin, medyo ano lang sila. So lahat ng ito ay sinasabi natin na hindi gawa-gawa, kundi natin ito ay totoo na nangyari. Ngayon mga boss, sa panahon ngayon, ito to lang. Medyo tayo nakapundar talaga, pero hindi sa mga sasakyan ng mga magagara at hindi pagpagandahan ng bahay, kasi ang atin kain is kain lang at masir lang natin. At sa mga ibang mga income din natin at business, nagpipinance din tayo sa panahon na yun. Kaya sa pag-treasure hunting, kaya sinasabi ko hindi ma-understimate kahit alam natin sa saan nakabaon na pinag sa pagmagitan ng mga sign na sunod natin. Hindi natin ma-understimate yung panahon yung bibigay ang kagaya na yun. Alas puro ulan-ulan. Kung dinig nyo na yung patak ng ulan dito sa bubong namin, talagang alas araw-araw ulan dito sa amin sa ngayon. Kaya ako hindi talaga ako gumagamit ng mga gadget, kasi last 2010, 2011, 2012, yan nakasama ko sa mga gamit, klaseng mga gamit. Kaya sinishare ko yung karanasan ko mga boss, hindi lang sa para paniwalaan nyo, kung nasa sa inyo din paniwala kayo. Sa mga ilang nahukay din namin, sa totoo lang hindi pa talaga natapos yung iba, dahil mga malaking load yung iba na mga nabasa ko mga boss. Kaya nga tumatanggap ako ng mga invitation kaya sa malalayo, nagbabaka sakali kung mayroon mang may share sa akin, kung mauna at mababaw lang sa kanila. Sa last 2021 na nagpapabasa sa atin, hindi ko nababanggitin kung saan yung lugar, at saka hindi ko naman na-vlog yun sa panahon na yun kasi binawal. Ngayon nalaman ko na at nagmaili na siya ng sasakyan yung nagpa-remap sa atin sa panahon na yun, at saka may negosyo na. At saan ba niya nabili yung sasakyan na yun, at
nakapundar siya ng negosyo. Dito lang yan malapit sa amin. Pero patay sa deny siya na wala pa talagang nakuha. Imposible naman. Pero may muha pa o wala. Basta kung ang tao is sa umpisa lang yan nag-ano sa atin na pag mayroon may share talaga. Pero nasa tao talaga yan. Kaya hindi tayo madali talaga na naniwala kung ano man yun. Kaya kung na-thank you man tayo sa panahon ng last 2014, na-thank you din tayo sa pangalawang pagkataon ngayon. Pero isipin na natin, charge to experience sa panahon kung mahits natin yung trabaho natin, basta bigyan tayo ng malakas na pangatawan ng Panginoon at mahabang buhay at malayo sa sakit at disgrasya. Kaya talagang makuha at matatapos din natin yan. Kaya ang last natin na nakuha na maliit lang, yun doon sa matandang kahoy na nakuha natin na kaunting parang pendant. Yun ay naibinta natin na halos mahigit na 32,000 sa totoo lang. Ay napakalaking tulong din yung naibinta natin. Kaya nagpapasalamat tayo sa itaas kasi siya yung nagbigay guide sa atin at bigyan tayo ng instrumentong tao sa panahon na yun at sa pagkabuhay natin ngayon. Maraming salamat po sana ay at sa tulong ni Master Dr. Ana Istobar, siya yung nakapagbigay sa atin ng kasaganahan sa ating buhay para yung pamilya natin ay hindi naghihirap.